Dahil kulang sa budget para maparami ang mga police patrol cars sa Pangasinan, inilunsad ng Provincial Police Office ang kanilang programang Bike Patrol. Dito, imbes na motor o kotse, bisikleta ang gagamitin ng mga police sa pagpapatrolya at pagresponde sa krimen. Matipid na raw, mas madali pang gamitin lalo na sa masisikip na daanan. Makibalita tayo kay Joan Ponsoy ng GMA Dagupan. Bawat pagpedal, kalkulado. Ang pag-ikot at maniobra, dapat sigurado. Silang mahigit 70 miyembro ng Pangasinan Police Provincial Office na kabilang sa lakas sikat class. Sumailalim ang mga mamang police sa 10 araw na bike patrol training. Kabilang sa mga itinuro ang mga tamang estratehiya sa paggamit ng bisikleta sa pagpapatrolya sa kanilang nasasakupan. Ipinakita ang mga aksyong strategies tulad ng bike shield at smash and apprehension na paraan daw para rumisponde sa isang insidente. Very important yung mga yung tinuro mga techniques and maneuvers na dito tinuro sa bicycle patrol course. Nandun yung possibility sa semplang. So dito tinuro yung proper bike fall. So kung in the unlikely event na babagsak ka, you would know how to execute yung proper falling. Nagpakita ang gilas din ng ilan sa pagpapakita ng tamang balanse, bilis at distansya sa pagbabike. Nasubok din sila sa pagsampa sa bike ramps. Aminado ang PPO na hindi lahat ng police station ay mayroong police mobile, kaya malaking tulong umano ang pagkakaroon nila ng bike patrollers. Ngayon, kung mayroon kang bisikleta, yung hindi nare-reach na barangay yung vehicle, yung patrol vehicle, pwedeng ma-reach ng bisikleta. Kaya maganda ito sa katawan, good for the heart, exercise pa yun ng bawat kapulisan, and at the same time, tipid sa gasolina. Dalawang kinatawan mula sa mga estasyon ng pulisya sa lalawigan ang sumabak sa pagsasanay. Nabigyan din ang mga ito ng bisikletang gagamitin sa kanilang trabaho. May tutulong sa pagsiservisyo ng kapulisan itong bike patroller kasi po epektibo ito sa panghabol ng mga criminals sa mga makikipot na daan. Joan Ponsoy, nagbabalita, Pilipinas.